Hello guys, samahan niyo ko sa baba kasi mag-aayos na tayo ng kitchen. So, ito po ang sitwasyon ngayon. Ayusin ko muna to kasi for sure may mga malalaglag na mga debris. Debris talaga. So, ang gagawin ko muna ngayon, lalagay ko sila lahat dun sa lamesa. Then, isa-sort out ko. Tapos, magpiprint ako ng label na kagaya nun. Ituturo ko din sa inyo kung paano magpiprint ng ganyang label. Ayan, nandito kami ni Daddy sa Green Hills kasi yung phone namin na P40, baka papalitan na namin kasi hindi namin magamit yung ibang apps ng Google dahil alam niyo naman, walang Google Play Store. So, naghahanap pa kami, nagka-canvas pa kami ni Daddy. May babalitaan ko kayo. Ano pala, dito kami sa Marjon, unang naging call. Marjon. 128 gig po, pero dual SIM siya. Pagka gusto mo ng dual, yung memory card, hindi mo malalagyan. Hybrid. Ano, hybrid. Ano yung internal? 128 lang. Ano na, Daddy? Undecided pa din eh. Yan, ang daming choices kasi. Diba? Magkano sa mga bala nyo ng ano, PlayStation? May fix 700, 800. Ganun. Ah, ganun? Mura dito, no? Later. Ay, salamat. Pabili na rin kami ng phone ni Daddy. Bakit ang phone mo? Charin. Ano ba yan? Realme. Realme 7 Pro. Yan. Yun yung pinalit namin ni Daddy kasi ano nga, may Google Play Store. Pauwi na kami ngayon, guys. Biyahe mo na kami. Ayan, nandito na kami sa bahay. Hi. Ano, mag-good night ka na. Good night. Good night, guys. Ano pa sa lubong sa'yo? Happy meal. Happy meal. Ang dami mo ng happy meal, ah. Parang iba na kain na? Madami naman. Hindi ko naubos, eh. Bakit di mo naubos? Oh, busog ka na sa juice. Opo. Kasi wala na. Mm-hmm. Sige, good night na tayo kasi kailangan bukas maaga dahil maglalaba kasi ako bukas. Sige. Nilagay ko yung ano, bow sa cashier. Sa cashier. Cashier. Sige na, good night na tayo. Good night, guys. Good night, guys. See you sa next vlog. Bye. The next day. Hello guys, samahan nyo ko sa baba kasi mag-aayos na tayo ng kitchen. So, ito po ang sitwasyon ngayon. Kakatapos ko lang maglinis ng aming kabahayan. So, nakaano pa yan, nakataas lahat ng mga nasa ilalim. Kaya medyo magulo pa, hindi ko pa rin tinatapos yan. Ngayon, ayusin ko muna to kasi for sure may mga malalaglag na mga debris. Debris talaga. So yan, ayusin natin tong part na to ng kitchen natin, itong pantry. So ngayon, hanggat wala pa naman yung ibang in-order ko na ganung lalagyanan, yung nabanggit ko na nakaraang vlog, kung ano yung maayos ko dito, ayusin na natin. So let's start. So ang gagawin ko muna ngayon, lalagay ko sila lahat dun sa lamesa, then isa-sort out ko, tapos magpiprint ako ng label na kagaya nun. Ituturo ko din sa inyo kung paano magpiprint ng ganyang label. Meron tayong ganitong klase ng sticker. May nagpadala sa amin ito, si House of Prints. Lagay ko dyan yung link sa screen ninyo. Ano to? Vinyl ba yung tawag dito? Parang naka-carve talaga yung mismong letter niya. Yun kasi, naka-transparent paper lang yun. So, hindi lang siya halata na, ano, basta, yun. Kasi nga, puti. So, magsisimula na ako. Okay, ayan, tapos na rin ako. So, yan na po yung sitwasyon dito sa lamesa namin. And, ilalabas ko yung mga laman yan para makita ko kung ano yung dapat kong i-label sa mga lalagyanan.
So dito naman sa pagprint ng label natin, the usual na Word, kailangan natin na Microsoft Word, syempre. Tapos, ginamit ko lang na font is itong, ayan, DK Lemon Yellow Sun. Ang haba, no? Tapos, titingnan ko pa kung anong okay, kung ito bang 144 na laki, para mas kita siguro. Pero titingnan ko pa, magte-test print muna ako sa papel. Pero yung ginawa ko dun sa isang container na white dun, gumamit ako ng inkjet na transparent paper. Ganito siya. Ayan. So, ito yung binili ko sa Shopee. Ayan yung brand niya, Quaff. Tapos, vinyl inkjet sticker. Ayan, ganyan siya. Tapos, waterproof na siya. Hahanapin ko yung instruction kung saan ko siya napanood. Pag nakita ko, ilagay ko na lang sa description box yung link para makita nyo yung tutorial niya. Pero, ang pagkakatanda ko, nag-install lang ako ng Epson L110 series na driver. Pipili nyo lang siya. Epson L110. Ayan. Ayan. Epson matte. Yan yung pipiliin mo. Epson matte. Tapos, quality naka-high. So, naka-ano na siya, automatic na siya na pagka yung Epson L110 series yung pinili ko, naka-set na siya na ganyan. So, okay mo lang siya. So, bago yan, te-test print muna natin siya sa papel. Page 1 only. Ayan, isang page lang muna. So, ayan, te-test print muna natin tong ganitong kalaking font para makita ko kung anong isura niya. Parang feeling ko masyado siyang malaki. Bawasan siguro natin ng konti. Magpiprint na siguro ako para maidikit ko na rin siya dito and ma-organize ko na rin yung mga dapat nating ilagay dyan. So, ayan, tapos ko na siyang gawin. For the meantime, ito muna siguro yung aking mga gagawin. May nakalimutan pa pala ako. Milk. Ano na lang, slash cream. Bahala na kasi nagsistore din kami dyan ng mga all-purpose cream, tapos milk, siguro sa isang container ko na lang din siya ilalagay. Ito pa, breakfast. Breakfast items. So, tingnan natin kung ano yung mailalagay natin sa breakfast items na yan. So, ipiprint na natin yan. Game. Ayan, habang nagpiprint tayo, linisin lang muna natin itong ating lalagyanan. Siyempre, ang gagamitin natin ay itong, ayan, yung kay Mommy B. Ayan, linisin lang muna natin pati loob. Naalala ko, pagkain nga pala yung lalagay natin dito. So, hinugasan ko na lang siya. Yung labas na lang ang nilinisan ko ng ano, ng multi-purpose cleaner. Kasi, ano, yun, medyo maalikabok siya. Punas-punas lang sa labas. Yung loob lang hinugasan ko. Ayan. Ayan, so, intayin muna natin siyang medyo matuyo. Kasi, actually, itong papel na to, parang malagkit siya. So, para lang sigurado. Okay, testingin na natin. So, ito siya. Bago natin tanggalin yung sticker. Oh, ayan. Pastas and grains. Ang nilagay ko dyan, yung shell macaroni, fettuccine tsaka spaghetti yata. Tapos meron din ditong malagkit yung bigas kasi tinignan ko doon sa isang pantry namin. So yun lang naman yung grains na nakita ko doon. So nilagay ko na rin siya dito para magkakasama na sila dyan. Okay? Ayan. So ito siya, guys. Ayan, nakikita nyo ba? So ididikit ko na siya doon para makita nyo kung anong itsura niya. Ayan, no? Sticker. Pero transparent. Okay? Game. Didikit na natin. Nakita nyo ba yan? So, game. Santay ba? Okay. So, ito siya, guys. Yan. Ayan na siya. O, diba? Hindi naman siya halatang ano, diba? I love it! So, gagawin ko na yung iba para makita nyo kung ano yung magiging itsura niya pag nakalagay na siya dito. A few moments later. Yay! Tapos na ako sa wakas after 3 hours. So, ayan na po siya. Yung taas, kasi kulang pa nga ako ng mga ganyang lalagyanan. So, tingnan natin. Baka bumili pa ako ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama. Oo. So, yan. Para may lalagyanan din tong mga tumbler. Diba yung mga nakalabas na tumbler para ayan, natin na yung dumi na alikabukan kasi siya. Diba para siyang
Para siyang kagaya nung ano, yung nasa creamer ko, 'di ba? Tsaka yung coffee. Pero hindi halata kasi nga white lang siya. Oh, 'di ba? Ito medyo halata siya kasi nga medyo translucent pa siya. Kasi nga ayan oh, kita nyo medyo hindi see-through talaga yung pagka-brown. Pero sa akin okay lang, walang problema kasi ayoko naman masayang tong mga container na to, no. By the way, nabili ko to sa Ace Hardware. Alam ko meron ding color white at saka beige yata kung hindi ako nagkakamali. Oh, ayan, may ganun dun. Tapos maganda rin kasi sa kanya, stackable din siya. So pwede niyo ring ipatong sa ibabaw kasi may parang palalim siya na ano, portion. So parang ito 'yan, 'di ba? Pero ang ganda, no. Ako natutuwa ako sa kanya. So yung mga noodles namin na nandun dati, nilipat ko na rin siya dito kasi para yung ibang like yung mga coffee mate na dating nandito, ito pakita ko sa inyo. Yan, medyo magulo pa ha, pero ito na siya ngayon. Ayun yung coffee mate nando sa loob. Ayun. So pagka magre-refill, dito na lang kami kukuha. Tapos Nesquik, Milo ni Kuya, yung kape ni Mamang Decaf. Tapos ito yung mga brood at saka ito, hindi na kasi kasya dun sa lalagyanan. So diyan na lang muna siya since wala na rin akong paglagyan. Tapos ito, tsaka ako na lang to aayusin. Isa-isa muna, one at a time kasi hindi rin muna, hindi pa rin kaya ng budget. So yun, maganda rin siya kung halimbawa gato lang yung space nyo, limited lang siya. Magandang ano to idea kung ganito lang din yung parang pantry area ninyo sa bahay. Kasi talagang masasabi ko na maliit lang din yung space namin and kailangan kong i-maximize din talaga itong storage namin. So yan, ganyan na yung ginawa ko. Kasi kung naaalala nyo pa sa mga past vlogs ko, talagang gulo-gulo dyan kung ano-anong lalagyanan na yung natry ko. Pero talagang magulo pa rin. So ito na yung feeling ko magtatagal talaga sa aming ano, pantry. Yung ganitong setup. Ano masasabi mo? Ganda ba? Apo. Nababa ka na dyan, dali. Nagawa kong kape. Sige na. Yay! So yun, you know the drill, guys. Magkakape lang ako at magtsatsaan naman si Daddy. Manonood kami ng bagong ano. Ano ba maganda panoorin ngayon na K-drama? Kasi natapos na namin kagabi yung startup. Maganda siya. Nagandahan ako sa kanya. Kaya lang, basta, panoorin nyo na lang siya. Maganda siya lalo na dun sa mga gustong mag-start ng sarili nilang mga negosyo, ganyan. So, ayun lang ulit. At ito, magtitipla na ako ng kape. And, tsaa. And, good night na, guys. See you sa next vlog. Bye!